Yo mga idol, natalo na naman ang Lakers kanina sa pangalawang pagkakataon, pero sa pangalawang pagkakataon din nagpakita na naman si Malik Monk ng magandang laro at potensyal. Ganon din ang rookie na si Austin Reeves. At nakita na natin kanina si Carmelo Anthony para sa Lakers, ganon din si JaVale McGee para sa Phoenix Suns naman. Lahat ng yan pagkatapos lamang nito. Absent pa kanina sa Lakers si LeBron James at Russell Westbrook. At gaya ng sinabi natin kahapon, pinaupo nga si Dwight Howard at hindi ginamit. At si Devin Booker naman para sa Phoenix Suns ay hindi rin pinaglaro. First quarter, small ball lineup ang Lakers. Natupad nga ang sinabi ni Frank Vogel. Si Anthony Davis ang starting big man ng Lakers. Samantalang si Landry Shamet naman ang bago sa lineup ng Phoenix para sa kanilang first five. Dahil diyan mabilis ang ikot ng pola para sa Phoenix Suns. Si Anthony Davis naman ang bumabanat sa opensa ng Lakers at sa laro kanina. Nagtagal sa loob si Anthony Davis dahil 25 minutes na ang inilaro niya with 14 points, 8 rebounds, 2 assists. Si Carmelo Anthony din ay nakita natin kanina siya ang ginawang starting forward ng Lakers. At sa kalagitnaan ng first quarter, gumana na ang koneksyon ni CP3 at DeAndre Ayton ng Phoenix. Bago matapos ang first quarter, slam dunk naman galing kay JaVale McGee and 1 plus foul. Nagtapos ang first quarter sa score na 27-21, angat ng 6 ang Phoenix Suns. Second quarter, mga kaboltok, wala pa sa umpisa ng laban. Si Anthony Davis, si DeAndre Jordan ang ginamit na kapalitan ni Davis. At sa mga oras na ito, nagiinit na sa 3 si Malik Monk. Naiwan naman ni Chris Paul ang rookie ng Lakers at isang lob fast dunk mula naman kay JaVale McGee. Isa pang lob fast mula naman kay Jay Crowder para kay DeAndre Ayton. Yan ay sa Phoenix Suns pa rin. Inside pass naman mula kay Rajon Rondo at Anthony Davis ang nakita natin. Wala nang nagawa ang late D ni JaVale McGee doon. Nagtapos ang first half sa score, Phoenix Suns 62-45 ang Lakers. 17 ang hinahabol ng Lakers. Third quarter, mga kaboltok, nag-small ball lineup ang Lakers. Si Rajon Rondo ang tumatayong point guard at center naman si Anthony Davis. Blow-by moves naman mula kay Kendrick Nunn. Ang naiwan doon ay si Landry Shamet. No help D para kay Ayton. Last 4 minutes, inilabas na si Anthony Davis dito at pinalitan ni DeAndre Jordan. Sa mga oras na ito, hindi pa rin pinasok si Dwight Howard. Kaya mukhang hindi talaga siya gagamitin dahil si DeAndre Jordan at Davis ang nagpapalitan sa gitna. Samantalang sa Phoenix Suns naman si DeAndre Ayton at JaVale McGee ang kanilang man in the middle. Hesitation moves ang ipinakita ni Malik Monk all the way to the basket. Kaliwa pa ang ginamit niya roon. Leading scorer dito mga kaboltok si Malik Monk para sa Lakers. Bago matapos ang third quarter, dalawang 3-point basket mula kay Cameron Johnson off the bench yan with 13 points. Nagtapos ang third quarter sa score na 102-74, 28 na ang lamang ng Phoenix Suns. Fourth quarter, this time mula naman kay THT ang lob fast ni Malik Monk. Isang slam dunk agad sa pagbubukas ng fourth quarter. Naiwan na dito si DeAndre Jordan kaya lamang after 3 minutes, inilabas na rin si Malik Monk at Jordan. Para naman sa Phoenix Suns, hindi na pinaglaro ang mga veterano at starting 5 mga bench player na magkabilang panig ang tumapos ng laro. Nagtapos ang laban sa score na 117-105 pabor sa Phoenix Suns. Ang susunod na kalaban ng Lakers para sa kanilang pre-season game ay sa Sabado, Battle of West, Lakers versus Warriors, 10 a.m. October 9 yan mga kaboltok, Philippine Time. Samantalang haharap naman ang Phoenix Suns, Rebansi, Monday, October 11, Lakers ulit, alas 10 naman yan. Magkita-kita tayo muli diyan at pakiabangan nyo po ang reaction video at pre-game preview natin kahit yan ay pre-season game pa lamang. Salamat po!